Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ako nga po pala si Aridos Chronicle PH. Ngayon po ay magbibigay ako ng aking opinion sa bagong implementing rules and regulation na nilabas ng LTO ukol sa Republic Act 11235 or the Motorcycle Crime Prevention Act. Pero bago yan, pakishare po ng video na ito at paki-like na rin and then pa-subscribe po sa aking YouTube channel. Nasa ibaba po ng screen nyo yung link. Ano nga ba ang Republic Act 11235? So kung naaalala nyo, last year, may panukalang batas si Senator Richard Gordon tungkol sa Motorcycle Crime Prevention Act. And this is all, ito nga, Republic Act 11235 or the Motorcycle Crime Prevention Act na mas kilala sa tawag na doble plaka law. Kung maaalala nyo rin, last year, inaprubahan ni President Duterte ang panukalang batas na ito ni Senator Gordon, pero nga dahil sa pressure mula sa publiko gawa ng pagprotesta o pagrally ng mga group of riders nationwide ay nasuspende itong panukalang batas na ito at hindi na-implement. So bakit tutol ang karamihan sa mga motorista sa Republic Act na ito? The main point of this Republic Act is the motorcycle crime prevention. Kumbaga, pinatupad nila o pinapatupad nila yung batas na ito para mabawasan ang krimen na involve ang mga motorista. So, paano nga ba magiging sistema nito? So, base doon sa RA 11235, yung dating isang plaka ng motor o plate number sa motorcycle ay dadagdagan ng isa pang plate sa unahan. So kung dati ang plate number ay nasa likod ng motor ng motorsiklo, ngayon po ay dadagdagan ng isang plate sa unahan. So yan, may front and back plate number po tayo. So yun nga, maraming umalma na motorista about this guidelines. Unang-una, reklamo ng mga motorista ay walang plate na available. Halimbawa ako, may binili akong motor way 2016 pa, pero until now, wala pang plaka. At pangalawa, at saan ba natin ilalagay ang plate sa unahan? So, umalma rin po ang mga motorista dito, no? Kaya, may bagong design na nilabas yung LTO ay hindi na po metallic plate ang ilalagay sa unahan ng motor. Kundi, decals o sticker na lang ang ilalagay sa unahan ng motor. So, metallic plate sa likod at decals o sticker dyan po sa unahan ng motor natin. Sabihin na natin na decals or sticker yung ilalagay doon sa unahan ng motor natin. Ang tanong, may paglalagyan ba ng sticker or decals? Considering the fact na iba-iba ang build ng motor. Sa tingin nyo, so yun nga, paano kaya natin yung ilalagay? So sabi nila, lagyan daw ng bracket para mapaglagyan ng decals. Sabi nga nila, naku-customize nyo nga yung mga motor niya eh. Bakit din ito gawin? So yun nga yung kadalasan magiging problema sa sistemang ito. At yun na din yung mga problema na sinasabi ng ating mga motorista. But on the brighter side naman, siguro let's weigh in or timbagin natin
yung both sides ng story. Intindihin natin, bakit nga ba may panukalang batas na ganito para sa ating mga motorista. Intindihin din natin na ginawa ang batas na ito for the safety and for the common good na rin ng mga Pilipino, lalo lang ng mga motorista. Gumawa sila ng batas, Republic Act 11235 or the doble plaka law, para naman masiguro or mas mapadali ang tracing kung sakaling man na ang isang motorista ay may ginawang masama. Like say for example, anang hold up, riding in tandem na maril. So yan, kung doble plaka, sabi nila, mas madali ang pag-trace at siguro magiging visible siguro sa mga CCTV nila. Ang batas na ito ay general eh. Hindi to selective. Isang batas para sa lahat. Matino kang motorista, but you are subjected to obey or follow the rule. So yun kadalasang problema kasi, sir, hindi naman ako masamang tao. Hindi rin ako involved sa mga holdapan. Hindi rin ako involved sa riding in tandem. Pero bakit ganun? Diba? So yun, isipin natin. Ang batas na ito ay in general. So batas ay batas, so kailangan natin sundin bilang isang motorista. Para na rin sa safety ng karamihan or ng lahat. Diba? Pero ang negative nga nito, kung i-weigh natin yung positive tsaka negative, eh siguro mas mararamdaman natin yung negative impact ng RA 11235. Unang-una, hindi nga nila maibigay or mai-release ang plate natin. Sa ngayon, gumagamit tayo ng mga temporary plates eh. Ilang years na, di ba? At dadagdagan pa nila ng isa pang hindi nga ito naman metallic plate dahil decals na lang, pero mahirap kung saan natin yan ilalagay, di ba? Walang paglalagyan, lalong-lalo na iba-iba ang build ng mga motorcycles natin. Mabuti nila kung may bracket, pero hindi yan basta-basta. Ang mga nag-compromise ng motor, pinag-aaralan nila yan kung saan ilalagay ang bracket. Pero bago sila mag-customize ng isang motor, pinag-iisipan nila yan, pinag-aaralan nila kung safe ba ang customization na yun. So, sa tingin nyo, madali lang gawin ang pag-customize. Hindi po yun madali. Safety ng rider ang nakasalalay dito. So, kung gusto nyo ng bracket, pag-aralan po natin yan, ha? At isa pang napaka-negative nga dito sa RA 11235 na to ay ang hefty fine na kung ang isang motorista ay hindi sumunod sa panukalang batas na doble plaka, kapag hindi visible yung plate mo, no, ibig sabihin wala kang front plate, for example, 50,000 to 100,000 pesos or both ang multa mo. Diba? Hindi lang yan. If you are involved in that kind of mistake or hindi pagsunod sa kanilang batas, pwede kang makulong for about 6 months and 1 day to 6 years. Diba? Tingnan mo yan. Masyadong mabigat po sa ating mga motorista ang ganitong klase ng batas. Pero para sa akin lang, no, opinion ko lang din po ito. Sana open din sila for suggestions galing na din sa ating mga riders. Lalo-lalo na po ang LTO na siyempre sila naman talaga mag-implement nito. What if magkaroon kayo ng conference wherein magbibigay ng suggestions
recommendations yung mga riders group. Dahil para naman to sa ating lahat, di ba? Sana mabigyan to ng pansin. Di naman sa totally against sa kanila, but pakinggan din naman sana yung mga motorista. Lalong-lalo na pandemic ngayon. Medyo wrong timing lang, siguro. Maybe hindi pa tayo handa sa ganyang transition. Just give us time and then mag-research din po muna tayo. Ano ba yung dapat or magandang gawin? Double plaka ba? O yung single plate? Or what if dagdagan natin ang police visibility sa mga lugar, mga CCTV? Diba? Kasi tignan nyo ngayong pandemic, kulang ang krimen. Alam nyo kung bakit. Kasi may police visibility. Maraming police nakabantay. So, sino nga bang tarantado ang gagawa ng masama, diba? So, yan. Siguro, sa akin lang, police visibility, CCTV, and other program na magli-lessen o magpe-prevent ng krimen na involved, of course, ang mga motorista. At isa pa, no? Sino bang tao ang gagamit ng sarili niyang motor para sa isang huldapan? Sa riding in tandem? Diba? Kahit ako, halimbawa, may plano akong masama. Hindi ko gagawin, nagagamitin ang sarili kong motor para dyan, diba? So, isipin din po natin ngayon. So, para sa akin lang yun. I-utilize natin ang mga taon natin dyan. Mga highway patrol groups, BNP, and syempre naman mga taon natin dyan sa LTO na magbantay, di ba? Trabaho po natin yan. At tindagan po natin ang mga CCTV natin. Dahil just in case, kasi kung mapapansin natin, naasa lahat sa CCTV. Kahit nga hindi malinaw, yun yung inaasahan natin, di ba? Pero kung andyan ang mga polis nakabantay, isang malilesen talaga yung krimen. And what if wag na lang doble plaka ang gawin natin, kundi i-require natin yung mga motorista maglagay ng dashcam para ma-record naman ang kanilang biyahe, di ba? Pwede yon. At least yung video andun sa motor, yung camera andun sa motor, mas visible kung ano nangyayari. Huwag na yung doble plaka. Kasi dami talaga nga alma, dami nga alma. Promise. So, yun lang po ang opinion ko. Yun lang din ang masabi ko about sa issue nito. About the Republic Act 11235. Ang LTO ay nagpalabas na nga ng implementing rules and regulation. Ibig sabihin, ay may implement na ang batas na ito. But you know, at the end of the day, ang batas ay batas. So, tayo bilang mamamayan ng Pilipinas, kailangan nating sundin kung ano ang nasa batas. Pero, sana naman ma-realize nila kung ano yung magiging impact ng batas na ito. At sana naman ma-review nila at para naman magkaroon ng amendment. Para naman hindi tayo mahirapan dahil para naman po ito sa ating lahat. So yan, so bago matapos yung video na to, gusto ko lang i-shout out ang aking grupo, Tabak Infinity Group of Elite Riders. Hello po. Motorista Pilipinas Riders Club. Hello po kayo dyan. Yung mga friends ko sa Maalab Riders Club. Hello.
And of course, yung Philippine Charity Riders Alliance, wala pa po tayong charity ngayon because of the pandemic. So yun po, ride safe. Ingat.